Minita, punta lang ako ng palengke ah. Mamimili ako. Maglinis ka ng bahay. Yan ang gagawin mo. Ingat ka, ma. Opo, ma. Maglinis pa akong bahay po. Ay, Felisa! Ano ba? Ang ibig sabihin ng letter F sa card mo? F po? Ano po? Ang ibig sabihin po niyan, fasado. Ano? Fasado? Akala ko perfect. Dapat laging ganito ha, magaling ka mabuti para lagi kang fasado. Lagi ka may M sa card mo. Magaling ka mabuti. Mag-iis ka ng bahay, pupunta ako doon sa labas. Opo ma, magaling ko ako ng mabuti. Negra, baka naman pwede makautang kahit sigarilyo lang. Na-short ako eh. Ano, Daddy Finger? Yan tayo eh, no? Kapag mangungutang sa akin, kapag bibili sa labas, katulad kahapon, nakita ko naninigarilyo ka sa labas ka bumili. Kapag mangungutang sa akin, ako, hindi ko pinamimigay palinda ko kahit ka na bumili. Aga-aga, bilbisit yung negosyo. Mawala ka na kanda ba? Marami mo na kong sinasabi, halos na. Sabi ko ni, harapan ko na naman ang marumi. Matinda-tindahan kasi di kaya hinisin yung harapan. Pati ka dalawa dudumihan. Sa ko nung gusti ko sumaga, magalit siyang baso at sa tindahan niya. Lahat na lang dito. Araw-araw, magbawal. Tama pa rin dito na lang siya. Ko ng patulan niya. Aga-aga. Bala siya bayam sa mag-isang kanan niya. Gulay! 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 Ay, hindi pala gulay, sibuyas pala. Sibuyas! Eh, sibuyas! Sino sigunan-sigun ng gulay? Gula lang! Ano tutuloy yung tao rito? Pukubrahin ko yan. Mura lang! Te! Sibuyas! Ay, babae. Gulay! Ano yun, te? Bibili po ba kayong gulay? Hindi ako bibili. Ang ingay-ingay mo. Alam mo may natutulog dito, ingay-ingay ko lang sa'yo ng mga paninda mong gulay. Hindi ka nalang magtinda. Isa pa, ha? Isa pang sigaw. Kukobrahin kita. Sungod yun naman po. Pasensya na. Hello, Miss Bulalakaw. Pwede po ba magbigay kayo ng word na the same spelling kahit in-spell mo siya ng backward? Hi, I am Miss Bulalakaw and I am your broken English teacher. So nagtatanong ng pareho ng spelling kahit in-spell mo siya ng backward, marami talaga tulad na lamang ng word na civic, pip, rotator, race car, mom, pop, and level. Kung gusto mo pa makita mga ganyang uri ng mga words, mag-research ka, huwag ka tanong ng tanong. Muli, I am Miss Bulalakaw and I'm your broken English teacher. Hello, Miss Bulalakaw. Meron po bang direct translation ang salitang saan ka pumunta o saan ka nagpunta?
Hi, it's me, Miss Bulalakaw, and I am your broken English teacher. Yes, there is direct translation sa tanong mo, saan ka nagpunta? Sa English niyan is, where you went. The word saan, saan in English is where. You is ka in Tagalog, and then nagpunta is went. I use went because the action is actually happened in the past. The present form of went is go. Again, sana may natutunan kayo. Again, it's me, Miss Bulalakaw. I am your broken English teacher. Kaya pag may tanong kayo, huwag mahiyang ipi-PM ako. I'm always here to support and correct your grammar. Hello, Miss Bulalakaw. Paano po ba gamitin ng curtain at saka kitchen sa pangungusap? Hello, my name is Miss Bulalakaw and I'm your broken English teacher. Paano ba gamitin ang curtain pati kitchen sa pangungusap? Napakasimple lang. Ganito, kapag nagaharutan ko yung magkapatid at nasaktan ka, pwede mo sabihin, huwag mo naman akong curtain, masa kitchen. Oh, di ba? Napakasimple lang. Kaya pag may tanong kayo about sa mga words, huwag kayong mahiya kasi nandito si Miss Bulalakaw at ako ang iyong broken English teacher. Sana meron kayo natutunan. Hello, Miss Bulalakaw. Paano po ba gamitin ang is sa pangungusap? Balita ko po kasi kayo ay magaling sa grammar. Hi, my name is Miss Bulalakaw and I'm gonna be your broken English teacher. Paano nga ba gamitin ang is sa pangungusap? Simple lang. Gumamit ka ng is kapag ang subject mo ay iisa. For example, meron akong kausap na isang tao, kinamusta ko siya. Pwede kong sabihin, hello my friend, how is you? Gumamit ako ng is kasi isa lang naman ang aking kausap. Napakasimpleng gamitin ng is. Laging tatandaan, gumamit ka ng is kapag isa lang ang iyong subject. Muli, ito si Miss Bulalakaw. I am your broken English teacher. Sana meron kayong natutunan.